Good morning mga kabahay. Ngayong araw po, nandito po tayo sa bahay na wala nang magiging brownout at bahay na malaking magiging tipid sa bill ng ating tubig. Si Leora Homes Naik na matatagpuan po dito mismo sa Barangay Malainin Bago, Naik, Cavite. Ang bahay na ito mga kabahay ay 5 minutes lamang ay nandun ka na sa mismong town proper ng Naik. By the way mga kabahay, this is Ruel de la Serna, your real estate salesperson. This house has a minimum lot area of 50 square meters and a floor area of 44 square meters a man. It has provision for 2 bedrooms, 1 toilet and bath, 1 carport, living area, dining area, kitchen, and yung service area mamaya doon sa likod. So, nagmumula po ang sukat ng ating property line po, as usual, dito po sa gitna nitong poste ng ating Meralco. Ayan po. And then, tagus po yan hanggang doon sa mismong firewall na yan. Yung gitna po ng firewall na yan, ayan, di makita. Ayan. Firewall na yan, pababa po, hanggang doon po yan sa likod. Alright? So, ito pong kaharap ninyo ngayon ay it has 5 meters wide. Ayan. 5 meters po yung parking na yan. Malawak po yan mga kabahay. And then, sa likod. Mamaya, yung palikod naman, it has 10 meters naman yung paatras palikod. So, a total of 50 square meters lot area. So, ang pinag-uusapan natin na 50 square meters lot area na yan mga kabahay ay kapag ka ang bahay po na nakuha nyo ay yung mismong inner unit. Alright, pag sinasabi inner unit, ayan po. Na yan. Pero pag corner, ayan po. Ang corner natin, it has 75 square meters po. But now, i-feature natin sa inyo, yung sa inner unit, at kunting diferensya lang naman po pagdating sa computation. Mamaya po, malalaman nyo po kung magkano yung difference niya. So, ganitong-ganito po yung turnover natin mga kabahay. So, flat surface lang po yan ng mga ang tawag nun, yung lupa. Okay. Tapos, ito yung ating sa septic tank naman. Tapos, yung pang drainage. Okay. So, ngayon, ang uunahin po natin itong ating exact turnover po. Or kung ano yung ibibigay sa inyong bahay. So, ang maganda na dito sa townhouse na itong mga kabahay ay naka-grills na siya. Naka-screen na rin. Naka-screen door. Yung mga windows, naka-screen na rin po. So, sobrang safe na safe po tayo sa mga lamok at pati po sa mga alikabok. So, papakita po natin itong turnover unit natin dito. So, ang ating main door po, ganitong-ganito talaga gumawa si City Homes eh. Sobrang tibay po pagka gumawa.
So ganito po yung turnover natin. Solid po yung wood na ginamit dito, kaya tumatagal po yan. Okay? So now we are here at this area kung saan mamaya po ipapakita natin sa dress-up model. Ito yung living area. By the way, mga kabahay, itong si Leora Homes Naik ay binubuo po ng 3 phases. And sa ngayon po, ang bentahan natin ay nasa phase 1. Ibig sabihin, nasa bandang dulo. Kung saan itong pinapakita natin ngayon na model house, ito po yung sa bungad or sa phase 3. Okay? So ngayon, ganitong-ganito yung turnover niya. Mga kabahay, halos wala ka nang gagawin dito. Painted in white na po ito, naka-primer na rin. Ang maganda talaga sa City Homes, mga kabahay, trust me, yung kung paano sila gumawa. Okay? So itong mga screen na to, kasama na po yan. So wala pong lamok na makakapasok dyan. And then kung mapapansin niyo po, may solar panel tayo dito. Nandun yan sa taas, yung sa meter na yan. Yung solar na yan, mga kabahay, based on study, bago ito binitawan, you could save up to 30% of your monthly consumption po ng electricity. And also, ang isa sa maganda dito sa bahay nito, mga kabahay, meron po tayong 2 water tank na sa fresh water at saka sa rain water. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo kung saan siya located. Tapos ito yung main switch natin dito. Ayan, so meron separate tayo sa electric, ay sa Meralco at saka yung sa solar. Alright, so this is semi-complete turnover, mga kabahay. So, grabe, pag City Homes talaga, the best. Alright, ipakita ko yung ceiling para may idea kayo kung gaano siya kataas. Nasa 11 feet, to be exact po. Nasa 11 feet po siya. Tapos ganitong-ganito yung ating flooring. Semi-complete, tiles lang po ang kulang. Tapos yung ating toilet and bath, napakalaki po nito, 1.5 by 2.5 po yung sukat niya. Yes, 2.5. 3, nasa 3 meters actually. 1.5 by 3 meters yung dimension ng ating toilet and bath na yan. So kung mapapansin niyo po, may fresh water backup po tayo. Ayan, ibig sabihin, pag naubos yung rainwater niyo, halimbawa, pwede po yung yung fresh water niyo, halimbawa, pwede niyo pong gamitin yung sa rainwater muna para makakatipid kayo. So, it is a complete turnover. May lavatory na po tayo, may toilet bowl, and then itong shower head. Look at that, mga kabahay, sobrang ganda po ng pagkagawa. So, ang ating tiles po, ganitong-ganito po yung naka-tiles na yung 1 meter siya. Okay, from the ground floor. And same po itong ating ang tawag nito dito sa area na to. Naka-tiles po yan lahat. So makikita niyo po yan, mga kabahay, main line, water tank, main line to fresh water tank, main line to house. Ayan, so lahat yan, i-explain po yan lahat sa inyo kasi hindi ko kaya i-explain yan isa-isa. Okay, i-explain po yan upon turnover, meron po tayong orientation, including itong ating solar panel na meter. Kasama po lahat yan, i-explain po yan isa-isa sa ating pagka-turnover po. Alright, bago po tayo lumabas din sa, ayan, naka-screen na rin po, ano po. Bago po tayo lumabas din sa ating service area kitchen, puntahan muna natin ang ating second floor. So again, mga kabahay, it has 2 bedrooms po, provisions po. Ibig sabihin po, kayo po ang magpapagawa ng kwarto. Ayan, naka-markings na po siya. Grabe, mga kabahay. Hindi kayo mapapahiya, promise. Ako hindi, ako ilalaban ko to ng diretsahan, itong gawang City Home. Sobrang ganda po talaga. Sobrang tibay po. Hindi po ako mapapahiya. Ayun. Ayan, naka-screen na rin po. Ayan, naka-ready na po yan lahat. So, only the partition na lang talaga ang kulang. Si may complete po siya. Okay? Ayan po. Ganyan na ganyan po siya. Ayan. Tapos, meron ka ng aircon port dito na nakaabang. And also dito sa kabila. Pero yung markings po, mga kabahay, makikita niyo po, ano po, yung sa kwarto po yan. Kayo na lang po bahala magpagawa niyan.
Tapos ito yung sinasabi ko, yung water tanks na yan. Two water tanks. Isa po sa rainwater, nang galing po yan sa taas. Malaking bagay po yan. And then yung fresh water po. Tataka kayo, bakit kailangan may water tanks dito sa Leora Homes? Wala bang tubig dyan? Hindi po. Mahina bang kuryente dyan? Hindi rin po. I am so familiar with the place. Kasi dito po ako nagtuturo sa mismong Nahik. And I know the place very well. And I could attest na wala po tayong problema sa pagdating sa tubig. And also sa kuryente. Bakit? Sa tubig po, itong area na to ay patag po ito. So yung water po na nanggagaling po sa uplands from Tagaytay, Indang, Alfonso, ay diretso po dito sa Naik. So yung tubig na yan, hindi po siya magiging problema. Okay? And also yung kuryente naman po ay wala rin pong problema. Kaya lang siguro in-invert City Homes itong ating bahay na ito para po makatipid talaga. Alright? Bakit? Kasi itong area na ito, mga kabahay, hindi po kasi daanan ng bagyo ito. And sinasamantala ni City Homes na installan po ng solar panels para yung ating electricity consumption ay mababa po at malaking tipid talaga. Tapos ang ating turnover po, ito po naka-ano siya? Steel door. Itong sa ating palikod. Tapos, as always po, kapag townhouse po yung gawa ng ating My City Homes, ang kitchen po laging nasa labas. Alright, so this is your service area. So, hanggang dito yung ano. Teka. Oh yeah, hanggang dito yung gitna niyan. Ayan, yung gitna doon. Ito yan, dito yan. Ayan, gitna nito. Dito yan. Hanggang dito sa area na to, yun yung ating 50 square meters naman. Ayan yung sa firewall na yan. Actually, hindi nakikita yung firewall dito. Ayan. Ayan. Hanggang dyan. Hanggang dito na sa markings na yan. At hanggang dun sa gitna naman po ng pader na yan. Dyan po ang hangganan ng ating property line. So, bigyan ko kayo ng hint kung paano siya. Ayan, yung dulo. Ayan yung magiging pader mo. Ayan. Alright. So, this is your service area. Dito kayo magluluto. Laundry. Ayan, diretso na po yan sa valve. Ayan, nakaano na po yan. Nakaready na po lahat yan. So, ganitong-ganito po yung turnover unit natin. Including yung color na yan. Ganyan na ganyan po. At saka naka-grills po talaga. Safe na safe po ang ating bahay. Alright. So, ito yung ating dressed up model, mga kabahay. So, when you say dressed up, we are just giving you an idea po kung ano yung possible na itsura ng bahay natin. So the same po, ayan, ganda ng bahay talaga na to, sobra. Grabe. Hindi siya tinipid, mga kabahay. So yung 5 meters na yun na lapad po, ano po, ayan o, from itong ground na to. Sobrang mararamdaman mo talaga na hindi ka ginawang masikip. So ganyan na ganyan yung itsura niya. Ayan po. Ayan, sobrang ganda, grabe. Ang sarap sa mata. Ayan. Tapos yung ceiling, ayan yung itsura natin. Okay. Alright, so this is the living area. So pakita natin. This is where your living area. Kahit saan dyan mo ilagay yung TV set mo or dito, it's all up to you. Maganda, wala kang magiging constraint doon sa space. Malapad po, malawak. Alright. Tapos dito magiging dining table mo. Ayan. Medyo alanganin lang yan, maliit lang. Pero kasi mas laki yung cabinet na yun. Yung area naman na yan, malaki pa. Hindi po kayo mahirapan gumalaw. Tapos yung ginawa yung mga cases na yan. Diskarte po, kanya-kanyang diskarte po. Tapos dito, para siyang naging mini library. Ayan, for additional storage. And ito yung parang guest receiving ano to, area. Kung halimbawa, may guest kayo, pwede palagyan ng isang diretsyong ano yan eh, isang diretsyong ang tawag na upuan, ayan, or kung dito yung TV nyo. So malaki po. And then ito yung CR, yung toilet and bath natin. Kung ano yung nakikita nyo doon sa kabila, ganitong ganito rin po. Ayan. Okay, so now second floor, mga kabahay, dressed up model po. Ay, ibig sabihin binihisan,
para magkaroon po kayo ng idea. Okay? So, ganyan po yung tsura niya. Grabe, sobrang ganda. Ito yung room na nilagyan ng markings, pero nilagyan na rin ng division. Ayan. Dito, nandito yung two bedrooms natin. So, ito yung first room. Ayan. Aircon port. Dito sa taas, mga kabahay, nasa 8 feet na lang po ito. Yung ating kisame. Pero huwag po kayong mag-alala kasi naka-ano po yun, naka-foil po yan sa taas. Kaya hindi po siya yung masyado mainit. Kasi naharangan yung concentration or yung penetration ng init dito sa second floor. Tapos, this is our master's bedroom. Ayan. Grabe, wala akong masabi. Sobrang ganda. Ang sarap sa mata tignan. Ayan. So, kasya po ang ating double bed. Ayan, may space ka pa nga po dito. Ano po? Nasa 2 feet pa. And then, kulang-kulang 1 foot. And you have kulang-kulang 1 foot din sa dito sa side. Tapos dito, meron ka pang pwede mong gawing mini library yan dyan. Opo, kanya-kanyang discarded na lang po talaga. Ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko, mga kabahay. Sobrang kapal gumawa po talaga ng City Homes. Hindi po sa pagiging biased. Pero, pagdating po sa gawaan ng City Homes talaga, ng bahay talaga, City Homes, I can recommend talaga na hindi po ako mapapahiya. Sobrang, ang linis po. Tingnan niyo po. Bahay na bahay. Natural na natural. Wala po, walang tinatago. Ano po? Makikita niyo po. Yan. So, dito sa tiles na to, yung nagiging vinyl siya para mas makatipid. Tapos, again, yung ating two water tanks dito sa likod. Tapos may glass panel siyang nilagay para magiging shade sa ano. Pero kanya-kanyang diskarte po yung mga kabahay. Pwede niyo pong gayahin ito. Alright? So, this house would be perfect, really perfect po dun sa mga startup family. Yung ang mga anak ay isa or dalawa pa lang, kakapakasal pa lang. OFW na gustong-gustong magkabahay. Give yourself a chance na magkabahay. Alam kong matagal nyo ng pangarap to. Kaya tayo nag-abroad, kaya tayo nag-ipon. Dahil po gusto natin magkaroon ng bahay. Grab this opportunity po. Kasi po this area po, for all you know, ito po ay nasa around 4 kilometers lang po doon sa bagong tinatayong or itatayong Cavite Bataan Interlink Bridge na kung saan yung magdudugtong po ng Cavite Bataan. So definitely in 5 years time, ang laki na po ng presyo ng bahay na ito. Tapos from this area up to the ayun, yung highway or yung main road nasa around 500 meters lang din po palabas. Okay, so ano pa ang features ng ano na to? Bukod dun sa sinabi ko na naka solar panel, naka dalawang water tanks, matibay yung bahay na pagkagawa. Grabe, promise. Sobrang tibay, mga kabahay. Hindi po kayo mabibigo talaga. Ang ganda. Tapos, naka-ready na siya. Parang na siyang naka-set up actually. Yung parang may Manila style na dahil takot sa maluoban, naka-grills. Takot sa usok or takot sa mga lamok, insekto, naka-screen. Saan ka pa? Diba? Ibig sabihin, si City Homes talaga, di carefully planned itong ating bahay na si Amora para po hindi na po kayo mag-iisip kung ano pang gagawin nyo. Diba ho? Unlike sa ibang bahay na pag-iisipin pa kayo kung ano, paano nyo papagandahin, paano nyo bibihisan, eto, ready na. It's just that yung ating ano lang, ating partition. Yan, mga kabahay, ginawang ganyan kasi ho, nagsitaasan po ang presyo ng materyales. Pero kung hindi po, malamang baka ho, kasi napaka-generous po ni City Homes pagdating sa space at pagdating sa fixtures ng bahay.
So maybe that's one of the factor po na hindi po agad naging meron division. Pero somehow you could decide po dun sa magiging design po ng inyong kwarto. Alright? So I hope nagustuhan niyo po itong video natin. And if you do, please subscribe. Please share this with your friends, especially dun sa mga OFW friends natin na gustong-gustong magkabahay. And hopefully, isa po kayo sa mga may-ari ng bahay na ito. Ipa-flash ko na lang po yung dito sa screen na to ngayon, yung computation po ng bank and Pag-IBIG financing para po may reference po kayo. So, sa ngayon po, nasa 2.3 or 1.9. Basta nandun po, ganyan po yung price range niya. I'll give you the updated price list po para hindi ko po kayo misrepresent or makapagbigay ng maling information po. So hopefully nagustuhan niyo po itong ating house tour and sana po kayo sa magpamay-ari ng bahay na ito dito sa Jora Homes. And hanggang dito yung mga kabahay. And patapos na tayo pero kailangan ko ipakita sa inyo. So yan yung perimeter line, perimeter fence na yan. Hanggang dyan yan. Nasa 30 hectares po tumahigit hanggang doon sa dulo na yun. Napakalawak po ng village na to. Ito yung main road natin. Tapos when it comes to amenities, kompleto po. Basketball court, clubhouse, swimming pool, parks and playground. Pagdating sa ganyan, maasahan ito si City Homes. Alright? So I hope you like this video. If you do, share po, subscribe po, and I hope isa po kayo sa magmamay-ari ng bahay nito. That's all. Thank you very much and God bless po.